Sa kuha ng CCTV footage sa isang bahay sa Barangay Fairview, Baguio City, makikita ang pagtahol at pagkairita ng mga alagang aso ni Elisha. Nangyari ito pasado alas 2 ng madaling araw noong Sabado, ika-3 ng Hunyo. Pagkalipas ng ilang segundo, makikita sa video ang pagbaba ng isang lalaki mula sa hagdan. Naiwan po yung mga dog sa labas ng bahay. Tapos pagka punta ko dito sa sala, nakabukas yung door, tapos nagkakakahol po sila. Ngayon, ito pong maliit na dog, may hinabol pa po doon sa taas. So, hinabol ko rin po siya sa may veranda. Ang lalaki ay lumambitin at sinubukang buksan ang pinto ng bahay. Ang nakunang lalaki, isa palang akyat bahay. Upon checking ng CCTV, sabi niya, sino to? May kasama ba si mama sa taas? Sabi niya ganyan. Sabi ko, ba wala. Sino yan? Sabi ko ganyan. Tumakbo agad kami. Hinanap namin sa area, sa paligid. Wala rin talaga. Umakyat pa ako dyan eh. Kasi sabi ko, baka nandito lang yun. Eh, may mga naririnig ako dun sa baba na nagtatahulan. Hindi ako komportable kasi, kaya hindi ko na pinuntahan. Pumasok talaga dito sa loob. Tapos, yung pera is nandun lang sa may... nasa bag lang siya nung asawa ko. Bagamat walang natangay, hindi ito ang unang beses na nilooban sila. Nito lamang kasing Abril na nakawan rin sila. So, dito yung 12,000. Tapos, pagka namin ng morning, wala na siya. So, nagpahabit na kami nung CCTV camera. Tapos, nung Saturday, dun ulit siya nabuksan. Feeling ko sila ulit yung kumuha dito nun. Kasi walang ibang gamit na nawala kundi yung pera lang. Ayon sa mag-asawa, dumaan ang magnanakaw sa kanilang veranda. Plano po namin kasi, open area lang siya. Pagtambayan and whatnot. Pero ngayon kasi nakakatakot na talaga. Ang dami naming gamit dito tsaka sa taas sa bahay nila mama namin na i-cover na lang namin ng mga grills and everything. Ayon sa Baguio City Police Office Station 1, ang mga suspect ay pinaghihinala ang miyembro ng Sayote Gang. Usap-usapan na yung Sayote Gang. Maliliit pa ang mga bata na ito noon. Yun. Pumunta sa mga ang kaya nga pinangalanan ng Sayote Gang kasi pag pumupunta sila sa mga backyard, kinukuha mo yung mga sayote, yun ang dinadala sa market nung una. Eh nung medyo lumalaki na sila, iba na. Payo naman ng PNP. Bago matulog, i-check yung mga bintana, yung mga pwedeng daanan, lalo na kung alam mo na yung bahay mo ay vulnerable sa mga ganun. I-check na maigi yung mga pwedeng daanan. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.